Good morning mga kasoper. So today I am going to speak Tagalog, but actually I am Bisaya mga kasoper. Gusto ko rin mag-Tagalog para maintindihan naman ako ng mga taga Manila mga kasoper. Pagbigyanin ako today mga kasoper. So ang vlog ko today mga kasoper ay i-vlog ko yung mga tanim ko. Medyo natutuyo na sila mga kasoper kasi galing po kami sa Camotes Island mga kasoper dahil maginagawa po kami doong septic tank. So ito po yung isa sa mga tanim ko mga kasoper. Dati ornamental plant ang nakatanim dito, pero naisipan kong palitan ng talbos ng kamote mga kasoper kasi every week bumibili po ako ng mga gulay sa merkado doon sa ano namin, lungsod namin. So ito mga kasoper, 1 week ko pa lang itong natanim, so ganun na siya ka taas ano. So ituturo ko pa kayo sa iba kong mga tanim. So for mga Bisaya, pasensya, magtagal muna ako today para maiba naman ang aking content. So meron ako dalagang bukid dito na tanim dyan sa gilid. So, I have also fortune plant. Ayan. Matataas na sila mga kasuper. Napabayaan ko sila ng 3 days nung pumunta ko sa Camotes. Okay, meron ibang angel plants. Ayan, angel plants. Meron naman dito, sa banda rito. Ayan, yung San Francisco plant ko ito. Ayan. Ito, huwag kayong mag-alala mga kasuper kasi yung tubig na dinidilig ko dito, yung alam niyo yung pagkatapos niyo maglaba, huwag niyo itapon yung tubig na pinaglabhan niyo kasi pwede niyo pang ipandilig para naman medyo mura yung babayaran niyo sa tubig. Pero dito sa amin mga kasuper, nung barangay captain pa yung kapatid ko, nagpapatayo po siya ng, nagpagawa po siya ng source of water na libre po sa mga nakatira dito sa barangay Tubod. Hindi na po barangay captain yung kapatid ko kasi na magister po siya way back 2017, pero yung project po niya na libre na patubig. Actually, meron po kami ibang source din ng water na LMCR, Lady Management Corporation, pero may binibayaran po kami doon ng monthly mga kasuper. So ito, San Francisco, another San Francisco plant. Ito pong bayabas na ito mga kasuper, hindi ko po ito itinanim. Alam nyo kasi, yung mga ibon, pumapatong po dyan sa tambis tree ko. Yan na tambis, tinatawag namin sa Bisaya na tambis. Ito naman pong silvi, medyo natuyo po siya mga kasuper kasi 3 days po ako doon sa Camotes. Hindi ko rin po ito, actually naka doon siya tumubo sa bandang ano, roof ng bahay ko, sa laundry place ko. Doon siya tumubo, inilipat ko lang siya dito mga kasuper kasi ilangan naman naakit pa ako sa bubong ng laundry place ko para mag-harvest ng sili. So dito na lang inilipat ko siya dito kasi may space naman. At saka may talbos ako ng kamote dito, 1 week, mga 10 days ko since tinanim ko to. 10 araw pa lang. At saka itong sili natin na to, galing din po to sa bubong, sa may bubungan doon sa laundry place ko, sa likod bahay. Inilipat ko dito para makapagpwesto siya ng maayos. At saka mga kasuper, kapag bumili po ako ng pinya, bigyan ko po kayo ng hint. Huwag kayong bumili ng wala ng balat. Dapat yung buo pa kayo pang mababalat para yung ano niya, yung pinakadulo niya pwede niyo pang itanim. O yan. Wala akong pakialam kung bunga yan o hindi. Basta binigyan ko sila ng chance na mabuhay dyan mga kasuper. So meron din po akong dragon fruit dito mga kasuper. So 1 year old na to siya mga kasuper. Yung ferns naman dito na tumutubo, hindi ko po yan itinanim mga kasuper. Tumutubo na lang sila dyan. Pero dahil gusto ko po ng parang forest na environment sa bakuran ko, hinayaan ko na lang sila dyan. Dito naman, Bermuda po ito. Yan, may kamatis dyan. Hindi ko yan tinanim to, basta na lang tumubo dyan. So, dragon fruit, pineapple, talbos ng kamote, ito po yung tambis tree ko. Ayan, tumubo na yan dyan mga kasuper. Baka nung magtapon ako ng tira-tira kong mga balat ng kamote, balat ng saging, hindi ko sila binaba doon sa may kalsada para itapon. Ginagawa ko silang compost pit. At meron din ditong kapayas mga kasuper. So, yan, hindi ko rin yan tinanim. Baka yung dumudumi yung ibon kasi ito yung tambis tree. Tapos dito tumubo yung papaya. Meron din po ako dito moneymaker sa tapat ng tambis tree. So yan, moneymaker. Dito ko po sinusunog ng ano, mga nalaglag na dako ng nilog kasi meron po ako isang puno ng nilog dito mga kasuper. Ayan, dyan ako umakit kapag nauuhaw ako. And then meron din ako ditong guayabano tree. Meron akong nangka at saka yan, itinanim ko ito mga kasuper. Balang araw, replant ko yan, puputulin, replant. So, banda dito, tingnan nyo mga kasuper, tumubo lang siya dyan. Yan talaga, parang ang ibon ang tumai dyan at tumubo yung sili na yan. Hindi ko na kailangan bumili mga kasuper kasi maraming sili na tumutubo dito, pati sa bubong ng laundry place ko.
At dito mga ka-super, dito naisili din ako. Dito po ako nakaka-harvest yan. Nakita niyo mga pinagpukaan. Kinipukaan ko ng ano. Yan, nakaka-harvest ako dyan. Kung wala naman kayong bakuran mga ka-super, huwag kayong magkalila kasi meron namang pot. Dati, iba yung nakatanim dito. Pero naisipan kong palitan ng talbos ng kamuti. So, kung wala kayong bakuran, pwede naman kayo sapat magtatanim. Hindi irason na hindi makapagtanim dahil walang bakuran. So, meron din po akong ornamental plants siya mga ka-super. So, dyan lang sila sa sangtabi. Masulati lang ako kapag umuulan kasi hindi na ako nagdidilig. Ayan mga ka-super, meron din ako dyan dwarf coconut tree. At saka, yan lang muna for today mga ka-super. Thank you for watching. Kung first time nyo pang napanood yung video ko, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you and God bless. This is Super Mac. And gagalingan ko pa next time mag-Tagalog kasi Bisaya talaga ako mga ka-super. Bye-bye!